Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today, mag-uusap tayo about sa guitars or sa effects ng gitara. Pag natin simulan, baka may marinig kayong mga ingay sa paligid. Dito ulit tayo, quiet room. At normal lang na cellphone camera ang pagkuha natin. Tulad ng ibang videos. Ano ba yung pag-uusapan natin? Yung effect setup pag naka-amplifier. Mag-focus tayo sa multi-effects. Kasi yung mga stop box naman eh, madali namang i-setup yan. Kadalasan lang kasi may mga nakakausap ako or mga nakakasama ako na nadidismaya sa mga binibili nilang guitar effects. Ang kadalasang naririnig ko sa kanila, masyadong komplikado, mahirap gamitin, mahirap i-setup. Gusto nila yung parang stop box lang. Ayun kasi yung parang malaking ano dun eh, misconception dun eh. Meron kasing mga stamp box modelers naman, stamp box simulator, parang yung mga Boss ME series, yung mga Mooer Track series, mga ganun. Tapos yung bago ngayon, yung Line 6 HX Effects, sila yung mga nagmo-model ng mga stamp box. Madali talaga siyang gamitin. Ang mali kasi sa pagkakaintindi natin sa ibang multi-effects, kasi tinawag siya multi-effects, eh, no? Kaya tunog effects. Kaya pag unang dinig mo, nasa isip mo, effects yan, effects. Yung mga ganito kasing guitar processor, yung mga kagaya nung mga sikat ngayon, yung Helix, yung mga Hot Tone Ampero, Headrush MX-5, yung UX, yung mahabol, yung MG series nila. Yung mga yun, ano sila kasi, hindi sila basta effects lang. Para silang kompletong rig eh. Meron silang sinisimulate doon na amplifier, cab, mics, pwesto ng mics, kumpleto. So parang siguro sabi ko nga dapat ano yun eh, rig modeler para mas maintindihan ng iba. Ayun, ngayon pibigay lang ako tips na napansin kong hindi rin nagagets agad ng iba kung paano i-setup siya sa amplifier or sa direct setup. Ayun na. Pasensya na sa magulong kable doon sa likod, nasisilip pa. Ayan, sana makita nyo. Pero ito yung setup natin ngayon, naka Headrush MX-5 tayo. Kadalasan naman eh, ganyan din yun. Parehas lang naman ng settings, tsaka ng mga features yung mga effects. Yung iba syempre, mas maraming features doon sa ibang models, pero halos same lang naman lagi yung mga options and features. Ayan, gawa tayo ng bagong rig para makita natin from the start. Kunwari, yung direct setup muna tayo para mas ma-explain natin. Sa direct setup, ibig sabihin, pag diretso ka sa mixer or sa monitor speakers, audio interface, pagka ganun ang setup mo, lahat pwede mong i-on, lahat ng meron kasi dito, ayan, papakita ko sa inyo. May amp, may cab, may IR, may distortion, may EQ, modulation, delay, lahat 'yan, lahat pwede mong i-on. So, let's say gawa tayo ng clean amp, ayan. Kunwari naka-direct tayo sa monitor speakers, ah. Ayan. Pwede kang mag-add ng distortion diyan. Say, ano, overdrive na lang. Ayan. Tapos, delay. So, madali lang pag direct setup. Ngayon, nagkakaproblema kadalasan. Sinasabi kasi nung iba, ang ganda sa direct pagdating sa amp, ibang-iba. Kasi, ang nangyayari, naghahalo yung preamp. Ayan, yung amp simulator mo dito, naghahalo doon sa preamp na sinasaksakan mo sa amp. Dito. Kadalasan kasi nakikita ko, sasaksak sila sa input ng amplifier. So, dun palang mali na. Bukod dun, may settings kadalasan yan, yung mga effects. Kagaya na itong MX-5. Ayan, no? Naka-line siya ngayon. Ibig sabihin, direct setup siya ngayon, pang mixer or audio interface. Pag gusto mo sumaksak dun sa input, mag-a-amp ka. Ayan. Tapos, try natin. Saksak tayo sa input.
Ayan, naka-amp na tayo ngayon dyan. Ngayon, tignan mo magiging tunog. Ito yung mga sinasabi nilang tunog digital. Na hindi naman talaga tunog digital. Kasi kay, ako baka iniisip nyo kasi tunog digital, yung Line 6 Spider eh. Ang... tunog digital sa akin, may maganda naman tunog digital eh, si U2, si Edge, di ba? Yun, digital yun, pero maganda tunog, di ba? Pag ganyan kasi, pag naka-input ka, tapos naka-amp ka na sa settings mo, tapos sa in, ano nga, sa front ka ng amp nagsaksak sa input, hindi ka na pwedeng gumamit ito. Tingnan mo kasi may kintunog oh. Ayan oh, ang dumi-dumi na ewan, di ba? Patayin natin to. Baka sabihin dahil may overdrive eh. Ayan oh, ang talas na ewan. Ang gagawin mo pag ganyan, i-off mo yung preamp. Aalisin mo. Aalisin mo yung amp sim dito sa effects mo. Ayan, nagtotoong tunog na siya, di ba? Yan yung totoong tunog ng amp, ng gitara. Tapos, ang i-on mo lang, yan, pwede ka mag-on ng overdrive. Pwede ang ganda, di ba? At tayo ng delay para madinig lang natin. Masyadong malakas yung delay. Ayan. Pag ganyan kasi, ang mangyayari, stamp box modeler na siya. Basta huwag kang gagamit ng amp. Pag sa input ka, nagsaksak. Ngayon, next. Move na tayo agad sa next. Paano pag gusto mong, sayang naman yung amp sim nito, di ba? Sayang naman yung mga amp na meron sa effects mo. Gusto mo siyang gamitin. Ang hahanapin mo, hindi ko na mapakita, yung return. Effects return. Alam ko makikita nyo yan sa mga effects. Sa mga amplifier. Yung effects return or power amp in. Dito sa case natin sa Boss Katana 50 MK2, power amp in ang meron. Walang effects return. Pero halos same lang naman siya ng effect sa amp. Pero ayan, yung power amp in, pag nakaganyan ka naman sa power amp in, ang ibig sabihin niyan, mababypass yung preamp ng amplifier. Ang gagana, ayan oh, hindi gagana lahat 'yan. Ang gagana lang diyan yung master volume. Parang ang mangyayari, kukuha ka ng amp dito. Ang magiging cab mo yung Katana without the preamp. Ngayon, bawal ka rin mag-on ng cab. Kasi try natin yung may cab muna. Ayan, may cab siya. Ayun o. Ito yung amplifier. Ito yung cab. Try natin ng meron. Bago pala yan, magla-line din tayo dyan. Kadalasan na, sa akin, sa experience ko, line siya. Mas maganda. Sa MX5, sa ibang effects, may option siya na pang power amp in talaga na output setting. Dito sa MX5, line or amp lang kasi ang option. Eh, try natin siya ng may cab. Ayun, medyo tunog digital na naman, di ba? Tunog digital ulit. Yung matalas na kalansing. Ayun, no? Pero mas maganda pa rin compared dun sa direkta mo siya sa input, di ba? Pero may something na mali talaga eh. Kasi naman, ang nangyayari naman ngayon, naghahalo yung cab nito, tsaka dito sa nag-a-act na cab natin yung Boss Katana. So, ang manggagawin mo, i-off mo or aalisin mo yung cab. Ito, mayiging tunog yan. Kung dinig sa phone, pero ang malayo eh, may something na nagbago na, alam mo yung naging natural yung tunog.
Lalo na pag tinweak mo siya. Ayun, try tayo ng iba pang amp para lang mapakita natin. Soldano, try natin 'to. Crunch. I-on muna natin ulit yung cab para makita natin yung difference. Okay pa rin siya pag naka-on yung cab, pero may something talaga na sana madinig sa phone na parang nagtutunog siyang parang mumurahing effects to. Parang ganun yung nangyayari. Pag in-off mo, mas nagiging natural. Ayan o. Yung response niya, yung feel, nagiging totoong amp. Kasi parang nangyayari talaga, pre-amp lang dito, tapos ito yung cab. Ayun, yun lang yung gusto ko ipakita. Kasi yun nga, dami ko nga nakakausap na nagdi-dismaya sila doon sa effects. So ako yung nanghihinayang kasi alam ko namang may tamang gamit, may ibubuga yung effects. Kaso ang nangyayari, gagastos sila tapos hindi nila na ma-maximize yung effects kasi mali yung paggamit. Ayun, so simple lang naman yan. Alam ko sa ibang gitarista, lalo na yung mga experyensado na minsan kasi, aminin ko ako rin ganun eh, minsan tamad na gusto overdrive lang tsaka amp, mga ganun. Okay naman yun, wala akong against dun. Ako kung papipiliin ako, ganun lang din. Kaso, limitado ako kasi sa isang genre, isa or dalawa, yun at yun lang yung tunog mo. So, sabi natin blues. Okay naman yun kung ganun lang talaga yung tugtugan nyo. Kung wag din naman kayo tutugtog ng iba. Pero kagaya ko, kung san ako tumutugtog, sa kanto ng Meralco, hagdan ng LRT, mga ganun. Saka sa church. So, kailangan ko ng versatility. Kailangan kong explore yung mga ganito. So, advice ko lang sa mga guitarista dyan. Hindi masamang mag-explore. At nakakatulong pa nga. Para lang din matagdagan pa yung knowledge natin sa gears o sa guitars, di ba? Ayun lang. Sana nakatulong, lalo na sa mga bago dyan. Alam ko yung karamihan dyan, alam na rin naman ito. Yun lang, hindi ba siguro na-explain sa iba or ayaw nilang intindihin. Pero ayun, try nyo mga guys, masaya din. Masaya mag-explore ng game. Ayun, maraming salamat sa panonood. Like, share, subscribe. See you. Bye, guys.